Nag-gaisa ang 24 na senador sa manifestong tumututol sa People's Initiative na mag-aamyanda sa saligang batas. Kontra rin sila sa magkasamang pagboto ng Senado at Kamara. Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Magkakasamang tumayo sa sesyon ang 24 na senador kanina para tutulan ang People's Initiative para sa Charter Change. Binasa ni Senate President Mig Zubiri ang manifesto na pirmado nilang lahat. We must, however, guard against any sinister and underhanded attempt to change the Constitution by exploiting our democratic process under the guise of a People's Initiative. Tutol din sila sa magkasamang pagboto ng Senado at Kamara sa Constituent Assembly. It will change or destabilize rather the principle of bicameralism in our system of checks and balances. We cannot protect our lands from foreign ownership. We cannot stop the removal of term limits nor no election scenario in 2025 or worse in 2028. Aniya, maaaring pauna lang ito sa mas maraming pagbabago o maski overhaul ng konstitusyon, pati sa mga probisyong politikal. Kahit kilalang charter change advocate, lumagda rin si Senate Committee on Constitutional Amendments Chairman Senator Robin Padilla na tutol daw sa pagboto ng magkasama ng Senado at Kamara. Kahapon nagkaroon ng pulong ang mga senador ukol sa tsa-tsa. Some senators are bothered why parang ano pa rin, yung the People's Initiative direction or scheme is still ongoing. There was already an agreement between the leadership of both houses. The Senate will pass again the constitutional amendments on economic provisions and it will be adopted by the House. We have gotten thousands of complaints, pictures, etc. pinpointing yung mga tao na lumapit sa kanila, nagpapapirma, hindi makakakuha ng ayuda kung hindi makakapagpapirma. 90% po, ulitin ko, 90% po nung mga complaints, itinuturo yung mga staff ng kongresista. Kailangan daw magsalita ng liderato ng Kamara na itigil ang pagpapapirma sa People's Initiative. If both houses do not agree and we have a constitutional crisis, talaga magkakaroon tayo ng ano rito, ng deadlock. No? Baka wala mapas na bills. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang liderato ng Kamara kaugnay ng mga pahayag at sumbong na natanggap ng mga senador. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa isang pahayag, mariing kinundina ni House Speaker Martin Romualdez sa mga alegasyong may umano'y panunuhol para makahikayat ng lalagda para sa People's Initiative. Di niya ang ganitong hakbang ay paglabag sa voluntaryong partisipasyon at isang pagsira sa demokratikong pundasyon ng bansa. Dagdag pa ni Romualdez, bagamat suportado ng Kamara ang People's Initiative, mayroon pa rin silang tungkuling itaguyod ang demokrasya rito nang hindi direktang nakikialam sa pagkolekta ng mga lagda. Tiniyak din niya na ang mga panukal ay ginagawa ng naayon sa legal na panuntunan habang pinapanatili ang integridad ng ating konstitusyon. Patuloy rin daw na mag-akatid ng tapat at masusing balangkas ng pagsuporta sa PI ang Kamara, sabay sa pagtitiyak na mananatili itong tunay na representasyon ng kolektibong kagustuhan ng taong bayan.